Halo Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ako po yung nagbabalik para yung napakarami pong nagtanong sa akin about sa Islam na sabi ko nga po, kahapon lang po ako nagumpisa, so hindi po talaga ako masyado sanay. At ngayon po, kung may mga gustong magtanong, pwede po kayong magtanong. At kung kaya kong sagutin, ay sasagutin ko. Ayun po. Kasi medyo ano talaga, at tapos natulog pa ako, tapos dumating po yung asawa ko. So, at yung asawa ko po is, alhamdulillah, tinanong ko po sa kanya kung gusto niya pong i-delete yung video ko, at tinanong niya sa akin kung anong purpose ng video ko, at sinabi ko sa kanya na yun ay itinranslate ko ng Tagalog yung ibang alam ko, at ipinauunawa ko dun sa mga Pilipino na hindi nakakaintindi ng Islam. Yani, hindi nakakaintindi ng salitang Arabic. Kasi kung tutusin talaga po, dun sa mga taong hindi lumalabas ng bansa natin, hindi nila nauunawaan kung ano pong salita meron ng Arabic. Kasi po, kahit dito naman, pumunta ang mga Arabo sa Pilipinas, hindi naman sila nakakaintindi ng salita natin. Kung tutusin, nasa sa tao na yan kung gusto mong maunawaan at gusto mong unawain. Yun po yun. Pasensya na po, medyo ninenervous na naman ako. So, ayan po. Doon po sa napakaraming gustong magtanong. At isa pa po, sasabihin ko po sa inyo, ako po'y may asawa. Ako po'y apat ang anak. Dalawang babae, dalawang lalaki po. Ako po ay 38 years old. At balik Islam. Okay po. At alhamdulillah. Kahit pa paano po is napakabuti ni Allah kasi ipinahintulot niya sa akin na makapamahagi ako ng salita niya. Sa kabutihan niya at sa pagpapala niya. So hindi ko po masyadong ninenervyos talaga ako as in. Oh my God. Okay. Ayun po. Napakarami pong hindi ko na rin na-accept. Ako po'y nahingi na rin ng pasensya. Kasi po, sobrang dami na. So, hindi na po siya allowed na mag-accept pa ako ng iba. So, pasensya na po talaga. At sana po maunawaan nyo. Kung gusto nyo po, sundan nyo lang po yung sa akin para po kahit pa paano, makatulong po tayo dun sa mga bagong balik Islam na gustong maunawaan kung ano ba ang ibig sabihin ng mga nakasulat sa Quran. Na Arabic, may English din po ako. May English din po ako ng Quran. So, hindi po ako totaling magaling sa English, pero nakakabasa po ako at nakakaunawa. Ang problema po, pag sobrang malalim na po sa ang English niya, hindi ko na po siya kayang i-translate. So, kailangan ko pang hanapin sa Google o Google Translate para po mas maunawaan ko kung ano yung nilalaman ito. Kasi pag English po, medyo... Pero as in naman, kahit itapat naman po ako sa mga taong marunong mag-English, kaya ko naman pong mag-English. At kahit din po sa mga taong marunong mag-Arabic, kaya ko naman din pong humarap na magsalita ng Arabic. Yun nga lang, siguro hindi ako marunong magbasa, pero ako po'y nakakaintindi ng salitang Arabic. Okay po. Kasi po, meron po akong libro naman. Meron din akong kitab na meron siyang Arabic, Tagalog, tapos Tagalog din siya ang sulat niya, pero Arabic po yung nakasulat. Okay po. Kaya po, nababasa ko at nasasaulo ko. Pero hindi po lahat at hindi po karamihan ay nasasaulo ko. Yun po ay kung ipaghihintulot ni Allah na akin pong malalaman lahat at masasaulo, and inshallah, yun po ay aking ikalulugod. Okay po. Muli po. Marami pong salamat dun po sa mga nakakaunawa at nakakaintindi sa akin. Inuulit ko po, ako po ay Muslim, balik Islam. Ako po ay dating Kristiyano at ako po ngayon ay nagkaasawa. Siya po ay pangalawa kong asawa na Saudi po. Saudi po siya. Okay po, then pinakasalan po niya ako. Dalawa po kaming asawa niya. Ako po yung pangalawa. Okay po. At magandang balita kasi nung nakaraang Hajj, alhamdulillah, 6 na taon na akong Muslim, nakarating ako ng Hajj na as in, never in my life kung makakalimutan. Alam nyo kung gaano kasarap pakaramdam na parang ipinanganak kang muli. So, yun po. Sa mga hindi nakakaunawa, sobrang sarap maging Islam.
doon mo matututunan kung gaano mo dapat pahalagahan ng Panginoon kung bakit tayo nabuhay dito. Hindi dahil lang ibang tao ay Catholic or Christian or something, iglesia ni Cristo or ganun. Hindi tayo magkakaiba. Difference lang natin is yung pananampalataya na natin, the way how to pray. Kung sa iba, na minsan, kadalasan, nauunawaan nila na naaalala lang nila ang Diyos, hindi ko naman nila lahat, naaalala nila ang Diyos once na may problema sila. Dati, ganun din po ako, na mas kilala, dati nga hindi ko pa kilala ang Diyos, hindi ko talaga siya kilala, never ko siyang inalala. Pag may problema ako nung ako'y Katoliko, sinisisi ko siya. Bakit malas ako? Bakit ganito buhay ko? Lahat halos ng mga nangyari sa akin, na nakasakit sa akin, malas ako. Paramdam ko, ako na yung taong pinakamalas sa mundo. Pero hindi. Bakit? Kasi nandito ako sa kinatatayuan ko. At kaya kong patunayan kung gaano kabait ang Panginoon. At inuulit ko po, ang Diyos ng lahat ng mga nilalang na lumikha ng langit at lupa at sa ating lahat ng mga tao na pinakalapalasaway sa kanyang nilikha. Ang lahat ng iyan at tayo ay nilikha ng Panginoong Allah. Ang Allah po sa Arabic na salita at ang Allah sa Tagalog ay Diyos. At ang Diyos sa English ay God. Yun po. Lahat po yun, ang Diyos ay iisa. At ang lahat ng pinagmula ng tao ay si Adam. Si Adam at si Hawa. Doon po nagmula lahat ng tao. So, doon sa mga hindi nakakaunawa, nakala nyo, opanyo na po yung ginamit ko kasi po, ayoko ng napkin. Ano ba yan? Talagang ano, ng tissue. Ayan, na-tense na po talaga ako. Tapos yun nga po, doon na po tayo sa sobrang, sabi ko nga po, ang sarap. Nung naranasan ko pong mag-hajj dito, sa amin pong, I think 100 plus something na nag-hajj, kasama ko sina yung mga kaibigan ko, si Coffee Prince, sina AB Aliana, at sina ano po, si Abu Jibriel. Isa po ako sa alhamdulillah, 100% sa Wibu sa Bilhajar al-Aswad. Ako po yung 1% na balik Islam na talaga pong sa totoo lang, hindi ko maramdaman kung anong saya nang naranasan ko. Nang isipin nyo ah, siguro 100,000 or millions yung nandun sa Hajj. That day na hindi ko akalain na umakyat ako dun sa Hajar al-Aswad para lang makahalik ako. Sa milyon, puro lalaki yung nandun. Pero dahil dun sa mga tulong ni Abu Bakar, ng asawa ni AB Aliana, so dun po, lahat ng mga tumulong sa amin na lalaki na nag-hajj, proud po ako sa inyo kasi kayo yung isa ang dahilan sa dahilan kung bakit nakarating ako doon sa Hajar al-Aswad kasi pinusyo kami na makarating doon at makahalik. Yun po, napakasarap po sa pakiramdam na makarating doon. Isipin niyo po, almost 4 days or 5 days kaming lakad na wala pong sakay, walang kahit ano, lakad kami buong maghapon kapag ka kami pupunta ng Al-Haram, magbabato ng bato sa, anong tawag doon, nakalimutan ko na po, pero talaga po, as in, talaga pong sobrang sarap. Sobrang sarap po sa pakiramdam na, sabi ko nga, siguro kung may magandang nangyari sa buhay ko, yun ay ang nag-hajj ako. La ilaha illallah. Ganon kabait ang Panginoon. So isipin nyo, bakit ako nandito? Kasi ipinahintulot niya sa akin na maranasan ko kung anong kagandahan ng pinagkaloob niya dito sa atin sa mundo. Na sana, yung ibang tao na hindi nakakaunawa sa amin bilang mga Muslim, ngayon maunawaan nyo, mabubuti kaming tao. Alam nyo naman, sinasabi ko nga sa inyo lagi, lahat ng klase ng tao ay may iba't ibang ugali at hindi natin makakayang i-please ang iba para lang sundin ang kagustuhan nila. Kung ayaw nyong sumunod, okay lang.
kung gusto niyong sumunod at alam niyo namang tama, mas okay din. Diba? Ganun po yun. So, kahit sa mga anak ko po, lagi pong tinuturo na huwag maging madamot, huwag maging masama ang ugali. Kung may nakakapanakit sa inyo, ipagdasal mo. Kung nasasaktan ka, lagi lang, every time lang, mag-pray ka, Panginoon. Hipuin niyo po ang puso ng taong ito na nakakasakit sa akin. Nawa po ay magbago siya at may pagkakataon pa siyang magbago. Sa lahat po ng sinasabi ko, lahat ng ito po, sa sino man na nagmamahal sa akin, kaibigan ko, kaklase ko, kapitbahay ko, tsahin ko, tsuhin ko, nanay ko, lolo ko, tatay ko, mga kaibigan ko, napakagaan sa pakiramdam na Muslim ako. Proud ako Muslim. Hindi, never, never kong ikahiya na Muslim ako. Hanggang sa kamatayan ko, hindi ako magbabago kung ano ko. Kasi binigay sa akin to ni Allah at walang sino man makakabawi nito bukod tanging siya lang. So yun po, hanggat kaya kong i-increase kung ano yung nalalaman ko at dun po sa iba na siguro may mga mali ako sa salita ko, humihingi po ako ng tulong sa inyo para madagdagan pa po at maitama ko naman yung ibang mali ko. So ganun lang po, sabi ko nga po, tulungan lang po tayo. Then kung may mali po kayo nakakita sa akin, sabihin nyo lang po para po maitatama natin. And wala pong magagalit. Kasi po, sabi ko nga, kung gusto nyo makinig, open po kayong makinig. At kung ayaw nyo naman pong makinig, okay lang din po. Wala naman pong mawawala sa amin. Wala naman pong mawawala sa akin. Bagkus, madadagdagan pa kung anong meron akong biyaya galing sa Diyos. Yun po. Ang Diyos po, si Allah yun, ha? Yun po ang lagi naming binabanggit na mga Muslim na babae at lalaki. Allahu Akbar. Si Allah ang pinakadakila. Yun po, ayan, pasensya na po ulit at ako'y nagsisisingot na naman. So, ayan po ang isang problema sa akin. So, humihingi na po ako ng pasensya sa mga sipon ko or something na ano. Kasi po, ayan, umiyak na naman ako. Di, yun nga po. Nais ko po rin umpisahan kung saan ako nagmula. Okay po. Ako po ay dating Katoliko. Anak po ako ng pamilya. At pinagmulan ang lahat ay Katoliko. Katoliko po ako ng maliit hanggang lumaki. Okay po. Ako ay naging balik Islam po last 2014. 2014 po. Then yung meron po akong isang malaking dapat pasalamatan, si Vanessa Albacano. Si Vanessa Albacano. Okay po. Vanessa Albacano, yun po yung recruiter ko na kahit kailan hindi po ako iniwanan. Siya po ang nagturo sa akin saan ako magpapa-convert. Sinamahan niya ako saan ako magpapa-convert. Because dati po, sa akin po, before ako magpa-convert is almost 5-7 years po akong nangatulong as a housemaid dito sa Saudi Arabia. Meron pong time na tagaluto ako, nagagawa po ako ng ashmala, yun po yung ashmala, yun po yung hinuhulma ko, kaya yung kamay ko sanay na sanay. So hinuhulma ko po yun, nung nandun po ako sa dati sa Malaysia, ako po ay naghuhulma ng damit ng camel. So, sabi ko nga sa inyo, kahit anong trabaho, kahit mawalan ako ng asawa, okay lang kasi may kamay tayo. Kaya nating buhayin ang sarili natin. Kaya yung iba na nagsasabi na hindi, halimbawa, naghiwalay sa asawa or ganito, ganyan, nasasabihin, karamihan, hindi ko alam, pero karamihan sa ibang nakikita ko, nasasabihin, hindi kayang magtrabaho, ganito, ganyan. Hindi po. Kasi kaya tayo binigyan ni Allah ng kamay para magtrabaho. At wag kang magreklamo kung anong meron ka, bagkus pasalamatan mo kung anong meron ka, kasi ang iba wala ng kung anong meron ka. Yun po yun. Meron po kasi na hindi pa rin kontento kung anong meron sila, parang they all may always may reklamo na bakit ganito lang, bakit ganito. Hindi po ganun. Dapat po ang lagi nating sasabihin, kung ano ang inyong pahihintulutan na marapat at nararapat sa akin, ay hihintayin ko po at ikalulugod ko pong tanggapin. Yun po. At kahit po tayo, kami po bilang mga Muslim,
kung sakali kami nagkaroon ng trahedya, may namatay sa amin, may nagkasakit, or nagkaroon ako ng problema, halimbawa nagkaroon kami problema mag-asawa, wag mo siyang isisi sa Panginoon. Ganito ang sasabihin mo lang, sabi mo, Panginoon ko, hinihiling ko po na sana po maayos po kung naman pong problema ito, at sana po Panginoon kong ala. Sana po Panginoon kong ala, natetense na po ako, pasensya. Wala mo pong tatawag kasi po, namamatay siya. So, please po, hindi ko masasagot yung mga tawag nyo. So, pakipatay muna po. Pasensya na po. So, yun po, hindi ko po talaga masasagot ang tawag nyo. Pasensya na po kasi nagbabay-break din yung phone. Ayun. Nasaan ba tayo? Naku, sino ba yung tumatawag? Mamaya po, sa tumatawag po, please, pakipatay po. Okay. Thank you po ulit. Maraming salamat po. Pasensya na po, pero hindi po ako makakasagot ng kahit anong tawag kasi po, naka-live po ako. Okay po. At hindi po talaga ako sumasagot ng tawag. Kasi po, kung sa voice message lang po, okay lang po. Kasi sobrang dami rin po, so hindi ko na rin po siya masasagot. So, nasa na po ba tayo? Yun kasi, pasensya na po. Kasi yun nga po. Ayun po, nagpapasalamat po kay Vanessa Abacano na taga-Tansa. Siya po ay Muslim, simula bata pa. At siya po ang tumulong sa akin para makapagpa-convert ng Islam sa Commonwealth. At ito, okay, before pa ako maging Muslim, nangatulong nga po ako dito sa Malaysia, sa Damam. Yun po, ay ako ay 17 years old pa. Ngayon po, ako ay 38 years old na. Alhamdulillah. Nung time na yun po, syempre, dahil katulong tayo, kailangan nating irespeto kung anong patakaran nila at kung anong kinagis na nila, matuto tayong rumespeto. Kasi ako nga, dahil katulong ako, so kailangan kong igalang kung ano meron sila na dapat igalang ko din dahil ginagalang nila. So, yun po. Pero that time, I'm 17 years old and sa totoo lang po, dahil hindi ako marunong mag-Arabic, kahit isang salita po, wala akong alam sa Arabic. Alhamdulillah, alhin po, nakakaintindi na ako at nakakaunawa. At alhamdulillah, nakakapagsalita na rin po ako ng Arabic. Ana arif kalam al-Arabic, anshaan kida. Alhamdulillah, kung gusto niyo po marinig, anshaallah, ba din magsasalita po ako ng Arabic. Ganito po, nung time na yun po, sa Malaysia, tapos, na-transfer ako ng Riyadh. Then, nangamuhan na naman ako ng bago. Umuwi akong Pinas. Bumalik. Umuwi kasi kailangan ko pong magtrabaho. I'm a single mom. Almost 10 years. Okay po. 7 years. Tapos, nagkaroon ako ng ano. Tapos, nagpatayo ako ng bahay. Nagkaroon ako ng asawa. Tapos, naghiwalay. So, ganun po. Hindi ako swerte. At hindi siguro pa talaga para sa akin yung lalaki na naging ano ko. So, yun po. Hindi po lahat ng tao ay perpekto, okay po? Ako po ay nung nakaraan marami po akong ano, dahil hindi ko nga alam po yung Christian, yung Muslim. Sa amin po mga Christian kasi hindi bawal kung ikaw ay gusto mong mag-asawa ka ulit. Kasi ako naman po single mom, nagtatrabaho po ako para sa mga anak ko lang. Mga anak ko lang po, at kung may maitutulong po ako sa ibang kong kapatid, tumutulong po ako. Hindi po yung pansarili ko lang. Nasa kahit nga sa akin wala nang natitira, matulungan ko lang kung sino ang dapat kong tulungan. At mas nangangailangan ng tulong ko. So dahil po ako'y meron, ako po hindi nagpapahindi. Siguro po, meron akong dun sa mga tao na minsan napapahindian ko, humihingi po ako ng pasensya siguro po dahil ako nakakahindi. Talaga pong as in walang-wala po ako. And that time, mahirap po talaga kumita ng pera. So sa mga nakakaunawa, nakakaintindi, alam nyo kayo sa sarili nyo kung gaano ako kabait bilang kapatid, bilang anak, bilang ina, bilang hipag, bilang tita. Ganun ako kabait. Ganun ko kayo kamahal. Yung pamilya ko. Ganun ako. Ganun ginawa ng niala yung puso ko kung paano ako magmahal sa pamilya ko. Hindi ko kailangan na ibang tao, pero kailangan ko ang pamilya ko at si Allah. Kaunahan sa lahat ang kailangan ko si Allah. Sumunod, si nanay. Alam niyo yan, tas mga anak ko. Tas sabi ko nga, may time na
na yung sa amin pong magnanay, medyo meron kaming argument na sabi ko nga, na kahit ganun siya sa akin, okay lang. Mahal, mahal na mahal ko siya. Kahit lagi niya ako kinakagalitan, kahit wala naman akong ginagawa mali, okay lang. Lagi lang ako nagbibigay, lagi lang ako umiiyak. Sa tuwing nadadown ako sa sinasabi niya, na kahit wala akong ginawa, pero alam mo nanay, mahal na mahal kita. Alam mo yan, mahal na mahal kita. Kahit ganyan ka sa akin, sobrang mahal kita. Mahal na mahal kita, nanay, kung alam mo lang. Ayun po. Parang hindi ako matatapos nito. Allah. Ayun po. Tapos, nagtrabaho po ako sa... nagtrabaho po ako sa Riyadh. Nangatulong din po ako doon. Tapos, naging security lady guard po ako ng may asawang princess. Hindi naman siya, no? May tatlo kami sa bahay. Yung isa sa maliit na bata, ako naman dun sa dalawang bata din, nagtuturo ako ng English-Arabic translation. So, kaya medyo natuto ako. Kasi everyday ako nasa school. After ng school, kasama ko noon si Hasa at saka si Pilwa. Yun po. After noon, dahil maaram nga ako magsalita ng English, so unti-unti, tinuturoan ko din. Nakasama ko doon si Ate Shirley at si Ate Erlene. Kaya ako umalis doon kasi nagkaroon po ng medyo... inggitan. So, mas minabuti ko po na ako na yung lumayo. Ako na po yung umalis. So, pero alam ko, gustong-gusto ako ni Madam kasi ako naman talaga sa totoo lang mabait ako. Ang problema lang kasi sa karamihan ng Pinoy, pag may nainggit, so wala po tayong magagawa doon. So, ipagdasal na lang po natin sila. Then, yun po, nagkaroon ako ng ano. Then, dun sa mami ng amo ko na si Madam Mudawi, tuwing nagta-travel sila, hindi ako sumasama, nag-stay ako kay Lola, dun sa mama niya. Noong nag-stay ako dun, at saka kay Mustura, yung katulong na Indonesia. Doon po ako lagi, nakastay sa kanila. And then, si Mama Kibir kasi ang tawag namin. So, yun yung nanay na malaki, mamang malaki. So, ibig sabihin, Mama Kibir, nanay na matanda. Yun yung sa Arabic. Mama Kibir. Then yun, everyday po, sa sala, tuwing nakaupo si Mama sa wheelchair niya, nanonood po siya ng Arabic, ano dun sa Kaaba. Then sa ilalim po nun, sa television, may translation ng Arabic. So ako naman po, dahil nakakaintindi nga ako ng English at ako na may kahit papano may pinag-aralan, at kahit, sabi ko nga po, napakabait ng Panginoon kasi nung mga time na yun, doon ko na, sabi ko, bakit ganun? Parang yung Arabic pala, ganun ang translation. So hindi ako makapaniwala na sabi ko, iisa pala yung Diyos namin ng mga Muslim at ano. Ngayon, nauunawaan ko na kung anong ibig sabihin ng mga dasal nila kasi nga po may translation sa ilalim. At mas naunawaan ko yon kasi meron akong translation ng Tagalog. So, yun po. English, Tagalog, English, Arabic. Yun po. Pero sa totoo lang po, Mia Belmia, ito po ay pampitong beses ko nang mabubuklat. Ito na po ang aking ano ngayon. Yung Quran ko po. Lahat ng story dito, tanungin niyo ako, masasagot ko. Ay, talaga pong ang bait ng Panginoon. So, yun po. Marami na din po ako mga natulungan before, kaya lang medyo siguro hindi pa talaga po nila tanggap. So, sa akin naman okay lang. Yun naman yung si Ala ang magpapahintulot kung yun ay ilalaan niya sa isang tao. Eh, sa akin nga, di ba? Gaano kabait ng Panginoon? Pinagkaloob niya sa akin to. O, di ba? Sino pa ako sa mundo kung wala siya? O, yun po tayo. Dapat yun po tayo. So, maging proud po tayo kung ano pong meron tayo at huwag tayong laging umangal. Pasalamatan po natin kung anong bagay na meron tayo. Ultimo asin na ating iniulam kung wala tayong ulam sa pagkain. Sa totoo lang po, ako po ay nakaranas kami ng mga anak ko na sa isang araw, sa loob ng isang araw nung nag-vacation ako, hindi kami kumakain.
Meron kaming isang pirasong ulam. Hatiin ko para sa mga anak ko. Kasi wala akong asawa. Isipin niyo po yun. Nagkiisa ko ng lahat-lahat ng sakripisyo para sa mga anak ko. Minsan, darating ang mga pamangkin ko, masama sa loob ko na wala akong may bigay, wala akong may pakain, nahihiya ako. Pero sabi ko, ipoprovide ni Allah kung ano meron ako na ipakakain ko sa kanila. At lagi po, sabi ko nga, dati hindi ako marunong magpasalamat. Ngayon, every time, kahit problema, sauna, kasiyahan, dapat po nating ipagpasalamat yon kay Allah. Bakit po? Kasi hindi niya tayo bibigyan ng anumang pagsubok na hindi natin kayang lutasin. Yun po yun. Kaya sana po maging aral sa inyo na lahat ng bagay dito sa mundo kailangan nating na ibinibigay ng Panginoon, pagpasalamatan natin. I-accept natin kung anong meron tayong biyaya galing sa Kanya. Kahit problema, sabihin lang po natin kung halimbawa tayo may problema or may sakuna or kasiyahan, sabihin lang natin, Panginoon, kung alam, maraming maraming salamat po sa lahat ng biyaya at pagsubok na ipinagkaloob ninyo sa amin. Ipinagkaloob ninyo sa akin. Yun po, ikinalulugod ko. At alam ko pong kayo magbibigay ng marapat at hindi nararapat sa akin. At sa tuwing nagdadasal din po ako, after ko ng salanang, at tahiyatulillahi wa salawatu wa tayabatu wa salamu alayhi na iha nabiyo wa ramatullahi wa barakatuh. Assalamu alayhi wa ala ibad. Allah assalahim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Doon na po papasok yung after ko mag-pray, magpapasalamat ako sa Panginoon. Salamat po. At magdudua ako. Ayan, natin niyo yung hirap ng kamay ko. Yan po yung pinaghirapan ko ng almost 10 years. Nakikita niyo po itong kamay na to? Ito po yung kamay na pinaghirapan ko para may buhay sa pamilya ko. Hindi ako nahihiya. Kahit anong kamay to, ito yung kamay na ipagmamalaki ko sa pamilya ko. Hindi ko kailangan ng magandang kamay. Kung hindi ko naman kayang buhayin ang pamilya ka, di ba? Ayun ang bilang ina. Ayun ang bilang anak ng Allah. Tayo na mga alipin ni Allah. Alipin ni Allah. Hindi po anak. Walang anak si Allah. Tayo po ay alipin ni Allah. Ako po'y nagkamali. At sabi ko nga po, napaka sarap sa pakiramdam na nakapagbibigay ako kung anong nalalaman ko. At sabi ko nga po, lahat ng bagay na meron ako at nagkaroon ako, pagsubok ko, ipinapagpasalamat ko yun kay Allah. At pagtas po noon, na magdasal ako, after noon, sasabihin ko, oh Allah, ako po ay hinihiling ko pong ilayo niyo po ako at iligtas sa apoy ng impyerno kasama ng mga anak ko at ng buong pamilya ko. At bigyan niyo po ako ng tahanan sa inyong paraiso. Kasama ng mga anak ko at ng buong pamilya ko. Tatlong beses ko po yung sasabihin. Diba sabi nga, manalangin ka po ng ganyan sa tatlong beses. At sasabihin ng apoy sa impyerno, kunin mo siya dito, hindi pa siya para sa akin. Kasi tayo po, lahat tayong tao nagkakasala. Walang taong perpekto, Muslim man, Catholic, Iglesia ni Cristo, pero lahat po tayo tao. At lahat ng tao, meron niyang kabutihan dito sa puso natin. Hindi man siguro na ipamamahagi ng iba, pero sa pamilya niya, na ibibigay niya. Yun po yun. Then, Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Rabbi. Yan po, namumula na po ako. Eh, hindi ko na po talaga alam. Bahala na kayo dyan. Yan po. Sana po tayo. Tapos yan po. Nung nanonood na po si Mama, di sinabi ko nga, yung pala isang Diyos natin. Then, umuwi po ako ng 2013 sa Pinas. Pinuntahan ko po si Sister Vanessa Bacano. At sinabi ko po sa kanya na tulungan po niya ako mag-apply ulit. At sinabi po niya na dahil yung Kaba ay sa Maka, sabi ko sa kanya, Mami, pwede bang i-apply mo ako sa Maka?
para makarating ako ng Masjid al-Haram. Yun po yung bahay dalangin nandito sa Maka. Ako rin po ay nakarating na ng Medina, alhamdulillah. E sabi ko nga po, hindi po sa isang... Ako po, nagsasabi doon po sa naka-mistaken po ata ng paliwanag ko. Ako po ay hindi nagyayabang. Ibinabahagi ko lang po kung ano yung aking nalalaman. Ngayon po, kung meron po akong mali sa aking mga sinasabi, which is ito pong nangyayari sa akin, isa totoong buhay. At never akong nagsabi ng kasinungalingan dahil lahat ng ito ay biyaya ng Panginoon. Okay po, wala po akong matatatas dyan kung hindi po talaga ako nagbabasa, hindi ako nag-aaral. At hindi ko isinasapuso ang aking pag-aaral. Kung sinasabi nyo na hindi pa ako totaling Islam, baka po sa totoo lang po, alhamdulillah, never miss salah. Hindi po ako nag-miss ng salah dahil talaga po parang pag nag-miss po ako ng salah, sobrang bigat po sa kalooban. So ayun po, hindi, parang pakaramdam ko kinukurot yung ano ko, yung puso ko, na hindi ko maintindihan. Oh my God, then bibigat na yung pakaramdam ko dahil sabi ko nga hindi ako nag-pray ngayon. Ganun po yun. Kaya sa atin po mga Muslim at kababayan ko, sister and brother ko, please po wag po tayong mag-miss ng sala, lalong lalo na po ang Salat al-Fajr. Dahil sa Salat al-Fajr dyan po mag-uumpisa yung lakas ng katawan natin na ibibigay ni Allah. At kung ano man yung nagawa natin sa buong magdamag, ay lilinisin po niya sa kinaumagahan kung tayo po'y magsasalat al-Fajr. Kaya po sana, matuto tayong, kahit sa mga hindi Muslim, ha? Kahit po dun sa mga Kristiyano, Katoliko, Iglesia ni Cristo, ako pinagpapasalamat dun sa mga nagpapaliwanag sa mga tao na magandang katuruan. At sana po, doon naman sa Katolik, opo, mahal ko po kayong lahat. Okay po. Sana po may time tayo na magkaroon ulit ng mas mahabang oras sa religion, kung ano po yung nakalagay sa Quran. Sa bagong tipan, sa lumang tipan, sa Torah, sa Bible, Ebanghelyo. Yan po lahat ay totoo. At kung ano po nakasulat dyan, sana po may parating natin dun sa mga tao na mabigat yung mga kalooban at hindi nakakaintindi sino ang Diyos. Kasi sabi nga, nilikha tayo ng Diyos sa iisang dahilan. Lahat ng tao nilikha ng Diyos para sambahin lamang siya. So, di ba, yun ang purpose natin, para sambahin siya. At maniklod, magpasalamat. Yun po. Ayan, di po ako masyado marunong magtarha. So, pasensya na po kayo. Ayan po. O doon sa mga dati kong kaibigan, hi Landa, yun sa mga dati kong kaibigan, alam nyo po kung anong puso meron ako. At siguro po, doon sa may mga nasaktan ako or hindi ko napakitunguhan ng maganda, ako po yung humihingi ng pasensya. Siguro po ng mga panahon na yon, stress ako or hindi may problema or ganito, siguro mas hindi ko pa nauunawaan kung ano yung ano ng Panginoon para sa akin. So, ngayon po, inuulit ko po, maraming salamat po sa lahat ng nandyan para makinig sa akin. At sobrang hindi ko po alam kung paano pasasalamat ang sasabihin ko sa inyo. Ako po talaga ay halos, noon ko pa talaga to gustong gawin. Pero dahil lang asawa ko nga po ay Arabo, hindi po ako basta-basta dapat nga po, sa mga brothers namin na nagsabi, tanggalin mo kahit naman po yung asawa ko, hindi niya talaga ako pinapag-upload, lalo wala akong tarha. Minsan kasi, syempre, ang shaitan, hindi natin ma-define. Lahat tayo, merong shaitan sa katawan. Okay? Sabi nga, lahat ng tao, tayo po mga tao, lahat po tayo, ay meron po tayo yung dalawang malik. Ang malik po, anghel. Okay po. Yung mga anghel na yon, sila po ang nagsusulat ng mga araw-araw na ginagawa natin sa umaga't hapon. Halimbawa, itong anghel na ito, ito yung nagsusulat kung anong kabutihan ang ginagawa natin. Ito yung kanan. Ito naman, ang kaliwa, siya ang nagsusulat kung anong mali ang ginagawa natin. Halimbawa, ako, nagalit ako sa asawa ko ng walang dahilan. So ito, si kanan, si kaliwa, isusulat niya,
Panginoon, si ano nagalit, si Ramla nagalit po ng ano, wala naman dahilan. So, yun, nakalista na yung aking masamang ginawa. Then, gumawa ako ng kabutihan that day. Isusulat din nung anghel ko sa kabila na gumawa ako ng mabuti. Kaya sabi nga, walang sino mang kaluluwa ang babayaran sa kanyang kasalanan na hindi niya ginawa. Hahatulan tayo ng kahatulan na naaayon sa ating ginawa. Ayun po yun. So, medyo meron po ako na lalo may mga salita po ako na hindi ko masyado naintindihan. So, pasensya na po kayo. Pero talaga, sabi ng anak ko, kanina po sabi ng anak ko, Mommy, alam mo, mas maganda, Mami, mag-YouTube ka na lang po para mas madami makakita. So, doon po sa mga gustong tumulong sa akin, di po ako marunong mag-YouTube. Hindi ko alam kung paano. So, kung may mga gusto niyan tumulong, tulungan niyo po ako paano po makapasok sa YouTube. Kasi hindi ko po talaga alam. As in, wala po akong alam. And dahil nga po asawa ko ay mahigpit at medyo talaga mahigpit dahil siya po ay Arabo, so hindi po ako basta-basta rin nakikipag-usap sa hindi ko kakilala. And then yun po, nun nga po nung naging Muslim ako, nagpaano ako sa Commonwealth dito, tuloy na po natin kasi pasensya na po. Nung nagpa-convert po ako sa Muslim, ang hirap ko po doon sa totoo lang po. Kasi po, dati hindi po ako marunong magsalita ng Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Hindi po kasi ako nagsasalita ng Arabic, English lang po ako noong mga dati kong amo, 7 years ago. Hindi po ako nag-i-English, hindi po ako nag-Arabic. Tapos ipinasa ulo sa akin, hindi daw ako magiging Muslim kung wala yung Surat Al-Fatiha. Oh my God. At that time po, stress po talaga ako. O yan, ganyan ako dati. O sabi ko, Diyos ko, paano ba ako ni Ray? Sino bang tatawagin ko para matuto ako ng Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Hawak ko pa yun, ha? Meron kasi kaming catalog, meron kaming... Anong tawag doon? Meron kaming nakasulat naman na ano, brochure. Parang brochure siya. Kung ano susundin mo, yung sa mga 5 pillars. Yun po. May 5 pillars kami na dapat sauluhin. Yung una, yung pagsasala. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yun po. Tapos po, yung sunod doon. Allahu Akbar. Ay, alam niyo po talaga, nakalimutan ko na, pasensya na po. Ay, basta alam ko po doon sa Hajj, sa pagpapasting, sa pag-umra. Ano po po? Turuan niyo po ako, baka may makapag-comment dyan. Yung una po natin, yung sa tatlong 5 pillars ng Islam. Ang una po natin ay, ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yung po atayin sa pagdarasal, ano po? Sa pagdarasal, sa pagpapasting, sa paghahaj, sadaka. Yung, meron pa rin po yung sadaka. Ang sadaka po namin, ang tinatawag po doon, is katungkulang kawang gawa. Yun po ay kung sinong gusto mong bigyan. Halimbawa, sa huling taon ng Eid dito, kami po, ng mga Muslim, para din pong sa atin, sa atin po parang mga buwis naman yun. Hindi ko kasi masyado sa Catholic. So, buwis po, doon po sa amin naman, yung sadaka, katungkulang kawang gawa. Yun naman pong pagpapasting sa Ramadan, yun po'y katungkulan din namin sa isang buwan na kami ay magpapasting. Kumbaga, sa umaga, from morning, at magpapasting kami ng in the whole day, kailangan po alas 4 para dun sa mga bagong Muslim at mga balik Islam na hindi nakakaintindi kung ano bang paano ba hindi magugutom pag nagsasala, pag nagpapasting. Kasi po yung iba, mga alauna, alas dos, ay yun yan, yan, kuluan na po yan. Tuturuan ko po kayo kung paano. Okay po, ganito po. Halimbawa, nagpapasting tayo, ang pager natin is 5:30 a.m. Then, alas 3 pa lang po, mag-alarm ka, alas 3 ng umaga mag-alarm ka para magluto ka ng kahit ano, basta kanin. Kanin po, at pagkatapos nun, kumain ka ng alas 4 o before 5, ganun. Tapos po, after, before
10-20 minutes before Fajr ng 5:30 a.m., inom po tayo ng madaming tubig para hindi po tayo ma-dehydrate. Yun po yun. Para po may lakas ng katawan natin kasi karamihan dito ng mga OFW is household chores ang gamit, ang trabaho. So talaga pong mahirap kasi dito, sa totoo lang po, ang lahat ng amo dito karamihan, kaya nga sila kumuha ng katulong. Talihina. Shilihada. Ukdihada. Yala, ikhalil, sura. Yun po, ganun po sila. Kunin mo ito, linisin mo ito, gawin mo ito, pumunta ka doon, dalhin mo doon. Yun ba, bilisan mo. Yala. O, yun po yun. Ganun po dito. So, yung mga nagbabalak, nakatulong dyan, Diyos ko. Tatagan nyo yung loob nyo dahil sinasabi ko sa inyo, mapapaiyak kayo. Dahil ako, danas na danas ko yan. Pero dahil mabait ang Panginoon, hindi ako sumuko. At ngayon, Muslim na ako. Diba? Ngayon, hindi ako pumapayag, lalo't alam kong mali, hindi ako pumapayag na hindi ako mga tuwiran ng tama. Pag alam ko pong tama, yun po yung kinakatuwiran ko para maunawaan nila. May bumanggit ata sa akin dyan. Huwag naman po. OFW na siya ito ni Rajiv. Pasensya na po. Tapos yun nga po. Ganun po. Kapag kayo mga bago pa lang at nagbabalak, mahirap po mag-Saudi. Ako po dahil sanay na ako, hindi na po ako bago sa anuman ang patakaran dito. So, kaya ko po makipagsabayan kahit kaninong Arabong babae. Hindi po, pag alam kong mali po. Hindi po natin pwedeng konsentihin ang alam nating mali kasi hindi nila malalaman na nakakasakit na sila. So, ipinaliliwanag ko din po sa kanila in a good way. Yun naman po. Ako po'y ganun. Ganun po akong ka-sweet. Sweet po talaga ako kaya marami akong amo na nagustuhan ako at ayaw akong paalisin, ayaw akong pauuwiin. Ganun po ang tao kapag mahal mo ang trabaho mo, mamahalin ka ng amo mo. Yun ha! Hindi yung ibang OFW dumating dito masungit pa sa amo, wag naman. Kasi yung pinunta natin dito as an OFW, yun tayo yung susunod sa kanila at hindi ikaw ang susundin nila. Yun po. Pero pag alam natin na doon sa mga OFW na may problema sa mga amo, pwede nyo kong tawagan and I can talk to your boss. Wallahi. Ako po ay makikipag-usap ng mata sa mata. Ayun po, ganun po ako. So, ang dami ko po natulungan, pero yung iba po ay nakalimot na. So, okay lang po. At least natulungan ko na sila. Yung iba, walang pasahod. Napasahod ng amo, pinadala yung sahod. Yung iba, nagka-problema, pinauwi namin. So, nakauwi naman ng safe sa Pinas. So, ganun po. Bakit ba napakabait ng Panginoon? Bakit ako blessing sa ganito? Hindi man ako blessing sa madaming pera? Okay lang. Kasi, yung blessing ko, nandito lahat . Nandito lahat, biyaya niya. Yung mag-share ako sa ibang tao. Sabi ko nga, kung mamatay ako, lahat kayo nanonood ng video ko, maaalala nyo ko. At sa tuwing pinag-uusapan nyo ko, nakangiti ako sa loob ng libingan ko. Yung tatandaan nyo. Hindi ko ay kinahihiyang Muslim ako. Kaya sabi ko sa inyo, masarap mamahagi ng salita ng Panginoon. Lalo't mabuti ang maidudulot nito sa kapwa mo at sa iyo. Yun po. And then yun na. Okay na. Nandun na tayo. Nakat na naman po tayo. Ayan. Nandun na po tayo sa nag-a-apply ako ng hindi ko alam kung paano babigkasin itong Bismillahirrahmanirrahim. 1 week ko pong pinag-aralan yun. Hindi ko po siya talaga kaya. Sabi ko, Diyos ko, paano ba ito? Gusto ko makarating ng Maka. Dahil kailangan yon at requirements talaga siya sa pagkuha ng conversion ng Muslim para makapasok ako ng Maka. Kasi po, kung hindi po ako Muslim, ay hindi ako makakarating ng Maka. So, ayan po. Pinilit ko. Pero nandun ako sa harap ng mga imam mo. Nakaupo. Sige, magsaulo ka. Surat al-Fatiha.
Diyos ko, hindi ko alam. Sobrang, alam niyo, sobrang kahihiyan ko sa sarili ko kasi sabi ko, napaka-ignorante ko. Bakit hindi ko alam to? Sabi ko sa sarili ko, ano ba yan? Ang hirap-hirap naman. Hindi ko talaga siya kaya. Ganun po talaga yung reaction ko dahil talagang sa totoo lang. As in, sobra po. Sobra akong hindi maalam. Dahil akala ko noon, hindi naman masyado mahigpit. Pag mag-iislam, ang hirap pala. Ayan po. Ay, nako, ayan. Kailangan ko na mag-retouch. Hindi po. Joke lang po. Tapos yun. That time po na... Teka nga, at ano. Pasensya na nga. Sorry po, sorry po. That time, ilan po yung nagpasa-pasa sa akin. Sabi niya, ano ba yan? Parang hindi mo nasa uli yan, hindi ka na yung bibigyan ng conversation of Islam. Sabi ko, isipin niyo ha, from Cavite to Commonwealth. Cavite to Commonwealth, 2 a.m. pa lang. Kaya lab na lab ko yan si nanay eh, kasi nung nag-a-apply ako noon, 2 a.m. From Pangil, papunta nung Alolo. Diyos ko, ihahatid niya ako dun sa kanto, may dala siyang kalwet, itak. Kasi baka may aso. Madami pong aso doon sa amin sa Pangit, Papakanduran. So, naawa din ako kay nanay kasi inihahatid niya ako. Hindi ko nakakalimutan si nanay nung inihahatid niya ako habang nag-a-apply ako. Pupunta po ako sa Commonwealth. Ay, sorry pa rin po. Talaga pong mabuti yung kalooban ko. Nanay, ikuha niyo ako ng pinya. Nanay, ikuha niyo ako ng saging. Gusto kong magdala dun sa mga taga-Commonwealth. Yun pong sa mga Muslim. As in po, hindi po siguro ako nakakalimutan doon dahil may isa po doon babae na namangha sa akin nung nagsaulo ako. Mamaya po, kukwento ko din sa inyo. Huwag kayo excited. Dahil ako po talaga mabuting tao ko, mabait ako. Sa totoo lang, siguro may mga tao lang na hindi nakakaintindi kung ano yung nasa sa loob ko. Pero akala nila masungit ako. Masungit ako kasi gusto kong ipakita sa kanila na hindi ako mahina. Pero sa totoo, mahina ako. Akala lang nila masungit ako kasi yung kilay ko one line lang. Pero hindi po ako masungit. Mahina po yung kalooban ko. Wala akong ibang hinihingan ng lakas, kundi si Allah. Walang kahit sino akong hininga ng lakas, kundi siya. Walang kahit sino akong iniyakan nang may problema ako, kundi siya. Ngayon, umiiyak na din ako sa inyo para maunawaan nyo kung ano yung nasa sa loob ko. Siguro yung iba tumatawa sa akin. Bakit? Bakit ganito ako? Bakit ganito ako? Dahil pinagpala ako ni Allah. Bakit ganito ako? Bakit ako umiiyak? Dahil ipinaliliwanag ko ano kaming mga Muslim. Dahil alam ko sa aming mga Muslim, may mas mabuting tao kaysa sa ibang tao na hindi ko may kilala sa Panginoon. Kaya dun sa mga hindi po nakakakilala, hindi po namin kayo pinoforce na mag-join sa amin as Islam, pero yung makinig po kayo ng kaunting aral sa amin, napakalaking blessing na po yun sa amin na tulong namin sa inyo. Hindi man po kami nakatulong ng financial na pangangailangan, nakatulong naman po ako sa spiritual na pangangailangan. Yun po sa akin. Then, yun nga po, nung time na yon, lagi ako nagpapakuha kay nanay ng mga pinya para ipamigay ko dun sa Commonwealth, dun sa mga Muslim. Diyos ko, first time ko po nakarating dun. Hindi ko po talaga alam kung saan ako, saan. As in, talagang wala po ako sa sarili. Kasi hindi ko alam. As in, puro Muslim po yun nandun. Dahil ako'y balik Islam, so hindi ako... At saka yung mga salita po kasi is Maranao. Taosuk, so wala po ako naiintindihan. Sabi ko, ganito pala to. Ang hirap. Nahihiya kasi ako lumapit sa iba kasi yung nakikita ko, yung ibang mga Pinay, hindi kasi ako marunong magtarha, maglagay po ng ganito. So yung ibang Pinay nakikita ko, ang gaganda magtarha, ang gaganda magsuot. Eh sabi ko, okay lang. Basta ako, gusto ko maging Muslim para makarating ako sa Maka. Kasi gusto ko talaga makarating sa Maka. Then yun,
pinursigi ko yung sarili ko na kaya ko makarating ng maka, bakit hindi? Kung yung iba nga kaya, ba? Diba? Kung bata nga natututo, ako pa kaya na matanda na. Nang naging Muslim ako ay 34 years old na po ako. 33 or 32, something like that. Basta po yun, nasa line of 3 na po ako nung nakaintindi ng Islam. Then, sabi nga po, ang tao kasi makakaunawa sa Islam pagdating ng edad na 30 ko, 40. Okay po. Kung ano yung mga mali natin, siguro dun sa unang 30 taon, wala tayong pakialam sa Panginoon. Pero pagdating ng 30 years, maunawaan natin kung anong halaga ng Allah, kung anong halaga ng Panginoon. Siya yung limikha ng kalangitan at kalupaan. At tayong mga tao ay mga palasaway na kanyang nilikha. Pero hindi naman po lahat. May mabubuting tao po. At sabi ko nga, may masama din. Pero hindi naman lahat. Kunti lang. Ngayon po. Dahil dati, sa totoo lang po, ako po dati, may masamang ugali po ako. Hindi po ako, nung ako po'y Catholic, sa totoo lang po, napakamaldita ko. At sa totoo lang po, meron lang akong konting madinig sa kapitbahay. Nanunugod ako, nananabunot ako. Opo, nananakit po ako before na hindi pa po ako Muslim. Pero ngayon po, never. Hindi po ako nananakit kahit ako'y nasasaktan na. Sige lang po at nakikita naman ni Allah. Sabi nga, sa atin, iiyak natin sa Panginoon kasi nakikita ng Panginoon. Halimbawa, gumawa tayo ng isang masama at isang kabutihan na walang ibang taong nakakaalam. Pero, ang Panginoon hindi nakakaligta sa anumang ginawa natin dito sa mundong ito na walang nakakaalam sa nalilingid at nalalantad, bukog tanging siya lang. Ayun po, 'di ba? Kung titingnan niyo, napakaganda po ng mga na-i-share ko dahil ito po'y tunay na experience ko sa totoong buhay. Hindi po ako nagsisinungaling at sabi ko nga sa inyo, before nung hindi pa ako Christian, kami pong mag-ana, kaming mag-iina, kaming apat na mag-iina. Halos mamatay kami sa gutom. Wala akong ibang matakbuhan, wala akong ibang mahingaan. Nang tulong, kanin, tubig, umiiyak na lang ako. Naku, lobat na po ako. Pag namatay ito, patay itong cellphone ko. Bakit ngayon pa? Wala akong extension. Sandali po. Kailangan ko na extension. Mamamatay ito. Tapos, pasensya na po. Tapos yun po, sabi ko nga sa inyo, ang Panginoon, lagi sinasabi ng Panginoon, huwag kang magmadali. Maghintay ka, hindi mo kailangan ng isang bagay na madalian. Lahat yan may takdang panahon. Saber, saber, saber. Ibig sabihin po nun, maghintay at maghintay at maghintay. Yun ay darating kung talagang nakalaan para sa'yo. Yun po. Mashallah, talong MMK. Hindi naman po. Pero as in po, talaga, totoong buhay po yun. Lahat po yun ay totoong buhay ko. Hindi ko na po kailangan mag-MMK. Mas gusto ko po na naibabahagi kung ano yung tunay na nasa loob ko. Pero lahat po na ikinukwento ko, kahit magulang ko, mga kapatid ko, alam niya ang sitwasyon ko. Sa lahat ng naging problema ko, sa mga kapatid ko. Pero sabi ko nga, lahat ng kapatid ko, mahal naman ko. Si Romel, si Toteng, si Enong, si Leia, si Sarah, si Negi, si Junjun, si Mean. At yung dalawang kapatid ko, tatlong kapatid ko, na nasa ampunan. Yung dalawa, si CJ at si Risa Joy na, inshallah, darating ang panahon, makikita ka namin. Makikita namin kayong dalawa. Yung dalawang kapatid po namin nasa US, si Christine Joy, si Risa Joy, at saka po si Nenet. Yun po yung dalawang kapatid namin na nung panahon po na tagirap namin, napilitan ng nanay ko na naibigay siya sa ampunan hanggang sa nadala po sila sa US. Ipinapanalangin ko pa rin po na makita namin sila.
Kasi mahal na mahal kayo mga kapatid ko na yun. At hindi mawawala kung anong itsura nila nung umalis sila hanggang sa makita ko silang muli. Darating yung araw na yun. At meron pa po ako isang kapatid. Sikreto ko na po muna yun. So, alam ko naman po nasa mabuting kamay siya. At doon sa taong yun na kumupkop sa kapatid ko, sobrang laking thankful ko. Dahil ikaw ang naging nanay at tatay ng kapatid ko. Mahal po kita. At alam mo kung sino ka. Mahal na mahal kita, te. Alam mo yun. At salamat sa laging pag-intindi at sana'y darating ang araw na malaman din. Basta, mahal kita, te. Alam mo yan. Thankful ako sa'yo dahil pinalaki mo ang kapatid ko sa Wilkins. I love you, te. Wilkins na tubig. Ate, I love you. Hindi ako ano, pero thankful ako sa'yo sa sobrang bait nyo ni kuya. Bait nyo po. Ayun na po. Then, noong doon na po ulit tayo sa ano, lagi pong may cut eh. May cut po tayo. So, pasensya na po. Hindi po, ulitin ko, hindi po ako sa pang MMK. Ayan po yung ilong ko para ng kamatis. Allah, Allah, Allah. Oh, the blame, shaitan, rajin. Then, yun po. Noong time na yon hindi lagi ako nagpapadala kay nanay. Sabi ko nga sa inyo, kwento ko, yung nanay ko, kasi may sarili akong bahay yung nanay ko sa taas. Sabi ko, nanay, gumising ka na dyan at ano, hatid mo ako sa kayo ng tricycle. Yung nanay ko naman, ay naman kung kayo na ba, gabi-gabi na, kayo na ba, tiling araw eh, tsaka ano, agang-aga pa ika eh. Ganun yung nanay ko. Ganun siya. Sobra po siya. Sobra po siya. Sobra ko siyang mahal. Then yun. Pag yung nanay ko, ganun siya. Pero alam nyo, ang sarap sa pakiramdam na kahit hindi na ibigay sa akin ni nanay ko yung luho na may magkakapatid. Sa totoo lang po ha, ako'y, ayan, meron na lang po akong dagdag. Elementary pa lang po, nananahin ako ng gloves para po meron akong sariling pambaon. Isa pa rin po itong, ano, lesson sa mga kabataan ngayon. Alam nyo ba, nung panahon namin, hindi namin inaano to dahil, ano, lalo doon sa mga ano ko sinasabi ko, alam nyo ba, nung panahon namin, tsaka si ano, si Ate Teresa Ambulo, Teresita Ambulo, Maria Teresa Ambulo, at si Ate King. Iyan po ang aking mga teachers sa pananahi ng gloves. Pero po, ako po talaga ay isang napakasipag na estudyante kung tuturuan mo. At kahit po anong ituro niya sa akin, ay madali ko matutunan. Hindi ko po aatrasan yan. At doon din po ako natuto kay kakang tita kung paano magsuot ng karayom. Isipin niyo yun. Ganun ako kagaling. At nagtitinda din po ako ng ice candy. Sitaw, tinapa. Naglalaba din po ako. Naglalaba din po ako. Alam niyo yung nanay ko kung mag-Clorox yun. Pag uwi ko yung kamay ko, sangkal na sa pag-asa Clorox. O yun po yun. Nako, parang papalitan po natin yung cellphone kasi po, lawat, natatakot ako. Baka hindi ito mag-save. Allah. Natatakot ako mamatay. Ya Allah. Bismillah. O, yun na po yun. Tapos, yun nga po. Noong nag-a-apply na ako, may mga dala akong bigat-bigat sa ano. Tapos, nasakay ako ng bus. Pagbaba ako ng Pasay, sakay ulit ako ng isa pang bus papuntang Commonwealth. Diba? Ang bigat nun. Eh, ang liit ko pa nun. Hindi pa ako ganito kalaki. Hindi pa ako ganito kamaskulado po. So, nung dumating ako doon, dumating ako ng, I think, umalis ako ng 2:30 sa bahay ng madaling araw. Dumating pa ako sa Commonwealth ng 6. Ang dami na po nakapila. Alam nyo ba? Miss ko. Doon sa mga taga-Commonwealth, Muslim, Islamic, Muslim, ano ba yun? Islamic, Muslim, Islamic, kung ano man po yun. Basta yung kung, sa mga Muslim po doon sa Commonwealth, ay mahal ko po kayo. Kasi kung hindi nyo ako medyo pinagsungitan, hindi po ako makakasaulo. Yun po ang isang kagandahan sa mga ustad doon at mga ano, kasi po talaga pong sila, hindi sila nagre-release ng ano, ng basta lang wala ka sa sarili na gusto mo lang kumuha. Hindi yun. Ang isang tanong doon, bakit mo gustong maging Islam?
maghanap ka ng magandang sagot para pumayag sila. Pero alam niyo po, Diyos ko, ang dami kong pinagdaanan. Diyos ko, ang hirap. Kasi dahil nga hindi ko naiintindihan, hirap ako. Sabi niya, oh, magpahinga ka muna, doon ka muna. Nakatatlong table ata ako. Sabi ko, hindi mo pa rin kaya. Oh, magsaula ka ulit doon. Doon ka. Mababait naman sila. As in, mababait po yung ustad doon. Hindi kanila i-discriminate. Yun po. Hindi po sila nang di-discriminate kasi, ayun nga po, ay, mas okay pala yung ganito. Ay, nahihirapan ako kasi yung akin, yan. Okay po. Yun nga po, hindi sila nang di-discriminate. I-guide ka lang nila kung ano yung dapat mo matutunan. So, kasi dapat mo talaga siyang sauluhin. Yun po tayo, mga Muslim, mga Islam. Kaya yung mga nagbabalak dyan na gustong magbalik Islam, sa akin na kayo magpaturo, tuturuan ko kayo kung ano dapat una niyong gawin. Bibigyan ko kayo ng kopya kung ano yung mga dapat sauluhin. At ano yung 5 pillars. Meron po akong listahan, kaya lang nasa taas. Nasa taas lahat. So, yun po. And then, noong pong time na yun, umilis po ako ng 2:30. Diyos ko. Ako po eh, nakaalis ng, ano, nakakuha ako ng form E, ano? I think, alas 5. Dumating ako sa amin, alas 11 ng gabi. Ayun po, tingnan nyo, alas 11 ng gabi. Diyos ko naman. Kayo po yung talagang ano eh. Talagang, eh, hindi ako sumuko. Hindi talaga ako sumuko. Bakit ako susuko? Eh, para sa akin to, hindi naman para sa ibang tao. Yun po, ang lagi kong sinasabi, ito ay para sa akin, para makarating ako ng mukha. Then, nakakuha ako ng certificate after 1 month. Binigyan nila ako ng certification. Then, naka-flight ako ng February. February ako naka-flight. Nakakuha ako ng Conversation of Islam. Is January. Alam niyo, sobrang saya ko. Grabe. Ay, Diyos ko, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Salamat kay Allah. Ay, Diyos ko, nakakuha ako ng Conversation of Islam. Isipin mo, lilipad ako papuntang Makkah. Papuntang Jeddah. Jeddah, tapos biyahe dito papuntang Makkah. Isang oras at kalahati. O, tapos yun po. Then, nakarating na ako dito sa Makka. Diyos ko, alam nyo ba na yung mga amo ko, unang beses ko nag-umbra, hindi talaga ako makapaniwala. Nung nag-umbra ako, umikot ako. Oh, Allah. Para po akong bagong panganak. As in, umiiyak ako. Umiikot kami ni Mama Wudad. Umiikot kami sa Kaaba. OMG. As in po. Tapos nagtawap kami sa Marwa. Dun sa sapa ng ano, ng Al-Haram, yung kuhanan ng tubig, doon po, alam nyo po, ay Diyos ko, first time ko nakaano dun hanggang sa naulit, ilang beses ako nagpunta ng Al-Haram, nagtawap, nag-umrah, o oh, diba, ang sarap sa pakiramdam, tapos yun. Pasensya na po kayo, medyo kinokomedahan ko lang po para po medyo hindi naman nakaka-board. Okay. O, dun nga po lang. Diba, sabi ko, nakapag-hudge ako. Dun, salamat kay Abu Bakar, kuya. Tsaka dun sa asawa ni ano tawag dito, ni ganda, ni puti. O, yan tayo. So, salamat sa inyo kasi tinulungan niyo akong makaakyat sa Hajar al-Aswad. Mia bel mia, sabi ni Pastor ni Gabriel ni Abu Jibriel. Mia bel mia. Nakahalik sa Hajar al-Aswad. Gaano ko ka palad, 'di ba? Hindi ko hangarin yung pera, kayamanan, basta kung ano yung mga karangalan na ipinagkaloob sa ni Allah sa pagpapala niya. Ipagpasalamat mo. Yun po yun. Then, yun na nga po. Then, 2016, bumalik po ako ng Pilipinas. Ako po yung nagbakasyon. Kailangan ko po ulit kumuha. Kailangan ko po ulit kumuha ng ng parang NBI na yun. Kulay green card sa Certification of Muslim. Yun po. Certification of Muslim, kailangan ko po yun. So, hindi po Diyos ko, nagdala na naman ako ng mga prutas. Ayun, bumalik ulit ako doon. Nung bumalik po ako doon, namatay na po yung isang ustad na nag-convert sa akin as Islam.
So, maano po yung loob ko. Umiyak po ako doon sa kanila. Tapos, sinabi ko na kukuha ako ng Conversation of Islam na parang pinaka-NBI na nakatunayan na ako ay nag-Islam noong 2014. Noon po, si... Ano po ba ang tawag sa atin sa mga sister na ano? Sister Sarah kasi yung nandoon sa... Ano, medyo maedad na po siya, si Sister Sarah, nung una po na ako ay... Ano niya? Kasi... na-interview na ako, na-picture na ako na lahat na, napasa ulo na ako ng Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yun po, napasa ulo na po yun sa akin sa unang pages ng ano na iniutos nila na gagawin ko. Then, sumunod po nun, in-interview na din po ako ni Sister Sarah. Nung na-interview na po ako ni Sister Sarah, hindi pa ako ganun kaano. Pero ito sasabihin ko sa inyo ha. Nung nagpunta na ako dun sa last table para po ma-release ko yung green card na ang ibig sabihin ay converted na ako talaga ng Islam since 2014, kailangan ko lang ng parang pinaka-NBI po natin. Parang NBI siya pero green card siya. Ang style niya green din siya na matigas. Okay po, matigas siya. Ayun po, matigas po siya. Na ano ka ano ay converted si Rom ng ako ng Islam, katunayan na ako po Islam simula pa ng 2014. Yun po. Then after noon nung nakakuha na po, ay hindi pa po ako nakakuha. Pinaupo ako doon. Sabi, oh, sauluhin mo ang tahajud o tashahud. Eh, correct nyo nga po ako doon. Ano ba yun yung, ano, atahiyatu lillahi wa salawatu at tayabatu assalamu alayna ayyuhan nabiyo wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alayna wal ibad alla assalahim ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Ano po ba tawag doon? Tahashahud o tahajud? Anuhan nyo naman po ako kasi nami-mistake po ako dun eh. Tapos, ayun nga. Meron pa doon yung kasunod noon, yung Allahumma salli ala Muhammad wa Allah ala Ibrahim bil alamin inakahamidun majid wa barakala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inakahamidun majid. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yun po yun. Tahajud, tashajud. Tashajud, tashajud. Tashajud po pala yun. Yun po yung pinasaulo sa akin. Grabe po. Nung pinasaulo po yun, unang upo ko dun sa table. Hindi ko siya mano. Eh, stricto po talaga yung ano, yung kumukuha ng ano, na sabi niya, ganito, sister, hanggat hindi mo siya nasasaulo, kung paano magtashahud, tashajud, kung ano ang tashajud, bumalik ka muna doon, pag-aralan mo. Ganyan sila, mga Muslim. I love you po. Sa inyo pong lahat, mahal ko po kayo. Kasi po, napakalumanan yung magsalita. Ayun po, ako po'y medyo madaldal talaga, sa totoo lang, kasi po ako'y dating Katoliko. Pero sabi ko po sa inyo, ang kasiyahan ko ay hindi kabastusan para sa sarili ko. Pero sabi ko nga po, lahat ng ito ay may pinagmulan. Yun po, umihina na yung boses ko. Kasi mamamatay na yung phone ko. Allah, Allah hadik. Wallah, wala ko, atay labid. Tashahud. Yun na po. Then, after po noon, tinawag na po ulit ako. Kaya mo na. Hindi ko alam ha, pero alam nyo po, sa totoo lang. Grabe, hindi kayo makakapaniwala. At alam ko, hindi nakakalimutan nyo ng mga nandoon sa harapan ko nang ako ay umiyak at nagsalita ng sobrang lakas na hindi ko po maintindihan, pero talaga pong as in parang may sumanib sa akin. Sabi ko, bago ako magsalita, Panginoon, gabayin niyo po ako kung paano po bibigkasin ng mga dila ko ang salitang ito. Yung si Sister Sarah po talagang sobrang mangha niya sa akin kasi sabi niya, at sabi po nung nag-i-interview sa akin, bakit parang may kakaiba sa iyo?
Hindi ko po alam, pero talaga pong as in parang may naramdaman akong kakaibang pumasok sa akin. Hindi po yan kalokohan dahil hindi ko po siya matatatas dahil hindi ko siya talaga alam. Nung nagsalita na ako na nakapikit ako, hindi ko alam salita na pasalita ang dila ko, tumutulo na yung luha ko. Lahat ng Muslim na nandun at mga dating Muslim na nakatingin sa akin at palakpakan sila kasi ang lakas ng boses ko, hindi ko alam. Nagsalita pala ako ng ganyan sa tashahud na perfect ko, straight na hindi ko talaga akalain. Paano ko yun nasabi? Sabi nga, hindi ganun kadali yun. Pero dahil sa atin na mga dati na nag-aaral at natututo na, so mas nagiging malakas yung ano natin para matutunan yung isang bagay eh. Na that time, nakapikit ako, sabi ko, Panginoon, gabayin niyo po ako. Tapos talagang hindi ako makapaniwala dahil alam ko merong kakaiba sa katawan ko. Alam niyo yung presence ni Allah? Yun ang nasa akin. Noong nagsalita ako ng tashahud na at-tahiyatu lillahi wa as-salawatu at-tayabatu as-salamu alayna ayyuha anabiyo wa rahmatullahi wa barakatu as-salamu alayna wa la ibad alla as-salahim ashadu an la ilaha illallah واشهدوا أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد والله على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نقوه يوم green card ganon ako, nag-umpisa na talagang isinuko ko na yung buong pagkatao ko kay Allah. Ganun po. So, ikakat ko po muna ito, mga kababayan. Dahil sa ko nga, umpisan ko lang ikwento yung kung saan ako nag-umpisa na naging Islam. So, yun po. Hanggang sa proud akong maging Muslim hanggang ngayon. Ako po ay relihiyong Islam na pinaninindigang ako bilang isang babaeng Muslima ay naniniwala kay Allah na iisang Diyos ng lahat ng mga nilalang. Kaya't sana po matuto tayong magpasalamat kay Allah. Hindi lang siya iisang Diyos. Siya ang tanging isa. Hindi, ayun po. Sabi nga kung sa kuluhu wa lahu ahad alahu asamad lam yulid walam yulad walam yahul lahu kufun ahad. Yun po yung ang kadalisayan. Si Allah ang nag-iisa, Allah o samad. Si Allah ang walang hanggan, ang sakdal at ganap, ang may sariling kasapatan. Ang lahat ng mga nilalang ay umaasa sa kanyang pagtataboy. Hindi siya nagkaanak at hindi rin siya itinanganak. At walang anuman ang sa kanya ay maihahalin tulad. Ganoon kataas ang Panginoon. Sabi ko nga, tingnan nyo ang lahat ng nilikha ng Panginoon bago tumamatay, okay po? Tingnan nyo lahat ng nilikha ng Panginoon kung gaano kaganda. Sa madaling araw, alas tres na madaling araw, lumabas po kayo sa inyong mga pintuan. Dahil ako'y nung bata ako, mahilig akong tumingin sa langit. Bakit ba yung mga bituin hindi nawawala ng pwesto sa kanilang pwesto? Laging nandun. Diba? Tingnan nyo yun. Gaano kagaling si Allah. Tingnan nyo, pasalamatan nyo kung anong meron tayo sa araw-araw. Yung hangin na inihihinga natin, yun ay nanggaling sa kanya. Yung inumin, tubig, pagkain, lahat iyon ay biyaya niya. Kaya sana po, lahat po tayo ay makaunawa ng ating Panginoon ay iisa. Huwag po tayong mang maliit ng mga Muslim dahil ipinapaliwanag ko po ulit, hindi natin sila masyado masisi dahil iyon ay kanilang kinalakhan at ako man din dahil ako noon, kahit ako noon, ako ay naging isang mapanghusga sa kapwa. Pero ngayon po, iyon po ay inihingi ko ng kapatawaran sa mga taong nasaktan ko dahil hindi ko nga po nauunawaan kung anong Muslim, which is ako ay Muslim na ngayon. So yun na lang po at marami pong salamat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salamat po.